Ayawan na pala. Uwi, ano? Uwi, ano? Hindi na masaya. Hindi na masaya. Ba'n natanggal ko? Okay na yan. Hindi. Balik mo yan sa pinanggalingan niya. Sige ka. Tapos ka lang. Hoy. Ano? Kung mahilig ka sa pizza at pasta ay perfect sa kitchen garden mo ang herb na ito. Mabango, malasa at higit sa lahat napakadali lang paramihin. Ang basil ay mula sa pamilya ng mint, na nag-originate sa kontinent ng Africa at Asia. Marami itong variety tulad ng Greek, Thai at cinnamon, pero ang pinaka-common na nabibili sa market ay ang sweet Genovese basil. Bukod sa masarap ang basil ay may mga ibang benepisyo pa ito tulad ng mga sumusunod. Reduce memory loss associated with stress and aging. Reduce depression related to chronic stress. Improve fasting blood sugar and cholesterol. Relax blood vessels and thin your blood. Increase mental alertness when inhaled as aromatherapy. Repel insects, such as mosquito and ticks. Tulad ng ibang halaman, ay maaaring magparami ng basil gamit ang buto, sa oras na mamulaklak ang basil, at matuyo ang mga bulaklak nito, ay maaari nang kuhan ito ng mga maliliit na buto, ngunit ito din ang simula ng pagtigas ng mga stem nito, hanggang sa tuluyang pagkatuyo, kaya kung gusto mo tumagal ang buhay ng iyong basil, ay i-cut agad ang mga bulaklak nito, kung gusto mo naman na magparami gamit ang buto, ay hintayin matuyo ang mga bulaklak nito. Ang isa pang paraan upang paramihin ito, ay sa pamamagitan ng vegetative reproduction, ibig sabihin ay gamit ang stem na pinutol mula sa mother plant, ay maaaring makabuo o makabuhay ng isa pang halaman. Para sa iba pang tips sa paghahalaman, ay i-like ang video at mag-subscribe na sa channel ko, hit the notification bell para lagi kang updated. Matapos nga mag-harvest ng malalapad nitong dahon at bawasan ang sanga ng basil, upang mas lalo itong maging mayabong, ay maaari nang ihiwalay ang mga malalambot nitong green stems, itira lamang ang maliliit na dahon nito, at ang tuktok at mga bagong sibol na dahon. Sa isang clear cup, ay maglagay ng tubig na pwedeng haluan ng growth hormone, o di kaya ay gumamit ng mga natural growing agent gaya ng honey, at katas ng aloe vera. Ilagay ito sa lugar, kung saan bahagyang nasisikate ng araw, palitan ang tubig nito, every 2 to 3 days, gawin ito hanggang sa magkaugat ang mga stems, hayaang lumago, at humaba ang ugat nito ng 2 inches bago itanim sa lupa. Diligan ito 2 beses sa isang araw, at siguraduhin na aarawan, upang maging mabilis ang paglaki at paglago ng mga dahon nito. Ilang linggo pa ay pwede ka na gumawa ng pesto sauce.